Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung super fan ka nga ni Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa nag-iisang phenomenal couple at Asia's multimedia stars. Ang sentro nga ng ating mga updates ngayong araw ay pumapatungkol po sa latest vlog ng Eat Bulaga kung saan si Alden ang na-feature nila tungkol sa Ask Me Anything. Sabi ko naman po sa inyo, kapapasok ko lamang po 8 PM sa trabaho ko, pagkaupo ko pa lamang po sa aking upuan, earphones agad ako habang kinakain ko po ang aking trabaho. Ako po yung nakikinig at nanonood ng itong vlog nga po ni Alden kung saan aba, lumaktaw nga si Alden, hindi girlfriend, kundi asawa at anak o pagiging tatay ang next goal niya. Pag-usapan natin yan. At hindi ko alam kung napansin nyo rin po dahil ang daming netizens ang nakakita. No, sabi nga ni Alden, nabasa niya lahat ng ating mga tanong sa kanya. Pero yun nga lang, hindi napili itong tanong kay Maine Mendoza kung saan pati po si Maine ay naitanong nga po ng mga netizens sa kanya. Mabuti't pinakita po sa isa sa mga pictures doon sa vlog, ano? Itong katanungan kay Maine Mendoza, no, patungkol po kay Alden. Alamin po natin yan ngayong araw at habang ako po ay nandito sa kotse at break time ko po, no, pag-usapan natin yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagmamahal kay Maine at kay Alden. No, kahit nasan man lugar, unconditionally, maraming salamat po sa binibigay nyong love for those two. Idol talaga, no? At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto pong mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Eufrosina Manoska. Sabi niya, Mr. Pinas, thanks for all the updates. Solid Maine ako. And kung sino man ang mahal niya, mahal ni Maine, ay happy ako sa kanya. Syempre, ang happiness ni Maine ang importante sa akin as a fan. Natutuwa ako sa lola mo na nag-iisip na siya kung anong cake ang ipadadala niya kay Maine. Madaming pinapasaya si Maine at Alden sa mga seniors. Isa na ako dito sa Toronto, Canada. Keep up the good work, Mr. Pinas. Thanks a lot sa mga updates. Stay care and stay safe. I agree po sa mga sinabi niyo, Miss Eufrosina Manoska. Ingat po kayo dyan sa Canada, no? Ako rin po, solid Maine po ako, pero solid Alden din po ako. Kaya nga po sa mga kalokohan at libangan po sa buhay ni Maine at saka ni Alden, suportado ko po talaga sila personally. Laging yung kasiyahan pong nilang dalawa ang concern ko. Not to be biased, pero kaya po ako laging Maine and Alden lagi, no? Iba po kasi talaga yung happiness na nararamdaman ni Maine na nakikita po natin at nararamdaman din natin as a fan, no? Sa tuwing kasama ni Maine si Alden, talagang hindi mo kailangan ng script. Dahil yun na yun talaga sila at totoong-totoo po sila sa isa't isa. Ang problema lang po talaga ay nakalagay, yun nga lang po, no? Ito po yun. Ang problema lang po talaga ni Lola Granny, no? Nakalagay po doon sa schedule ay tentative date, yung February 27. Sinisigurado pa po namin yung date kung kailan po ipapadala yung cake. May online bake shop po kasi na nakontak itong aking ina, no? Para po kay Lola Granny. Ayun po, no, nagpadala po ng mga pictures, ayun, na pinapapili niya na po si Lola Granny. Yun lang naman po ang kasiyahan ni Lola Granny. Ang subaybayan si Maine Mendoza at saka po si Alden. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Angela Paterno. Sabi niya, Sir, nakita mo na yung edited pictures ni Menggay at kay Mr. Spotted. Nilagay lang yung picture ni Menggay kay Mr. Spotted. Ang original yun ay si RJ. Lumang picture na ni Maine at RJ yun. Ay nako, mabutit nabanggit nyo po yan, Miss Angela Paterno. No? Hindi po yan naisama ng writer namin at ng editor namin. Pero nakita ko po yung tinutukoy nyo.
Yung original po pala ng photo na yon ay larawang kung saan kasama po si Baby Baste. Diba? Hay nako, hayaan na lang natin sila. No, ang style kasi nila, gagawa-gawa sila ng ganyan mga pictures. Tapos tayo po yung sisisihin nila in the end na ibibintang po sa ating lahat yan. Okay? Sabi nga nila, wag na lang pag-usapan kasi alam naman natin as long as happy si Maine at saka si Alden, nakasuporta tayo sa kanilang dalawa ay sapat na po yun. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Alidia Dulay. Sabi niya, Happy Chinese New Year din, Mr. Pinas. Ang iba naman talagang Mainers, gusto din si Alden. Eh ginugulo lang ng ibang fans na makakaliwa like Armin. Kuno, sana tomorrow may maganda ng ganap sa Itbulaga para kay Alden at Maine. Para happy lang ang lahat. Tama po kayo dyan, Miss Alidia Dulay. Marami naman talaga kasing Mainers at Aldenatics na hindi toxic. Diba? Yun bang tanggap si Maine for Alden and Alden for Maine. Ang importante lang masaya silang dalawa kahit ano pang mangyari. No? Pinagugulo lang ng mga mapagpanggap. Yung bang kunwari Aldab sila pero nagpapanggap lang silang tulad po ng Aldab Nation recently lang nadadamay. Naalala nyo po yung kay Gabby? Yung pinalipat ni Gabby si Alden. Tag sila ng tag kay Gabby. Itong mga nagpapanggap na Alden fans, no? Ayun, nireplyan tuloy sila ni Gabby. Diba? Nadamay na naman tuloy ang mga true-blooded Alden fans na walang ginagawa. My goodness, people. No? Tandaan nyo po ito. Pwede po tayong sumuporta kay Maine at kay Alden nang walang inaaway na ibang tao. Okay? Pwede pong maging defender ni Maine at saka ni Alden nang walang ibang sinisira ang tao. Diba? Mamatay na lang silang lahat sa inggit sa mga nangyayari kay Maine at kay Alden. Diba? At kanina nga po, kahit wala po si Alden sa Itbulaga, napanood naman po natin sa latest vlog ng Itbulaga si Alden kung saan sobrang good vibes po talaga at lumabas na naman ang kakulitan nitong si Tisoy sa content ng vlog na yon. Umpisa pa lang habang nanonood tayo, sinabi na ni Alden na nabasa na niya lahat ng tanong natin sa kanya at isinama pa ng editor ng vlog na yon yung tanong ng mga netizens about Maine Mendoza. Ang tanong ba naman ng mga netizens, ano, may pag-asa ba kayo ni Ate Maine? Pero napili, alam niyo yun, pumili lang po sila ng mga katanungan. Yun nga lang, ano, hindi nila napili yung tanong about Maine Mendoza. Imagine, kung napili yung tanong na yon, no? Naku po, ano kayang isasagot ni Alden, di ba? Pero at least, si Alden na ang nagkumpirma na nabasa niya yung tanong na yon. Okay? Ang daming napag-usapan sa vlog tulad ng mga future plans ni Alden and schedules niya. Ang mangyayari pala this 2021 ay may movie siya with Bea Alonso. Alam natin yon. At after ng movie niya with Bea Alonso, may teleserye ulit siyang gagawin. Kaya sulitin na natin ang mga araw na present si Alden with Maine sa Itbulaga dahil paparating na ang mga araw na magiging busy talaga ulit si Alden. Nakarelate din ako sa part ng vlog kanina na naglalaro ng cash on delivery. Call of Duty po talaga. Itong si Kuya Jose, no? Yun po yung nilalaro kong baril-barilan. Naglalaro din po ako niyan. At salamat sa nagtanong kanina ha. Ang tanong ba naman kay Alden, ano pang next na pangarap niya? No? Yung nililook forward pa niya. At doon nga, bumanat na si Alden ng asawa at anak. Kasi nga naman, magtatrabaho ka para sa pamilya mo at kay God. Pero ang napansin ng mga netizens, wala nang GF-GF. No, wala nang girlfriend. Asawa na kaagad at anak talaga. Dagdag pa nga ni Alden, ang sarap maging tatay, no? Talagang 'yung mga ganyang linyahan ni Alden, no? Sabi naman namin sa iyo, Alden, tulad ng kaibigan mong si Rodion Cruz, pati itong si Christopher Martin. Tanggap ka namin sa oras na ipakilala mong anak mo kung meron man. 'Di ba, Menggay? So, bukas, February 13, no? Itbulaga's Valentine's special po 'yan. Sana po eh present po si Alden at saka si Maine. Para naman kumpleto rin ang ating kasiyahan, ano? At ngayong araw ng mga puso sa mga malamig ang Valentine's diyan tulad ko, be proud. No, be proud.
Walang masama na wala tayong kadate tuwing araw ng mga puso. Itagaan nyo yan sa bato. Hindi dapat kinakahiya yan. Again, kung isa ka nga sa mga bashers na natamaan sa mga pinagsasabi ko rito, kung isa ka sa mga dislikers namin, kung meron kang hindi pinag-aagrihan sa mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. At pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Hindi natin kailangan mag-away-away dito. Okay? So muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Ako po'y aakyat na sa building namin dahil overtime na po ang aking break time. So magandang umaga po sa lahat, magandang gabi, tanghali sa lahat, no? Kung ano man po ang time zone meron kayo dyan. Hanggang sa muli po.